Hi, kamusta po kayo? Welcome po sa Batang Maynila Toys. Ngayon mga kaibigan, meron po akong good news. Ito pong United Defenders for Democracy and Sovereignty, isa pong napakalaking grupo. At ayon sa kanila, sila po ay 10 million strong, mga kaibigan. Ha? Imagine, 10 million strong. Sila po ay nagpahayag ng kanilang suporta kay Mayor Sco Moreno bilang kanilang kandidato sa pagka-presidente ngayong halalan 2022. At kay Doc Willyong bilang kanilang kandidato sa pagka-vice presidente ngayong halalan 2022. So ito po ay napakalaking boost sa kandidatura ni Mayor Sco Moreno at ni Doc Willyong. Alam niyo naman yung mga nangyari this past few days, ay talagang sinasabi nila na wala na nasira yung momentum ni Mayor Sco Moreno dahil dun sa nangyari sa press conference. Pero hindi po mga kaibigan eh, hindi pa po tapos ang laban. Imagine niyo 10 million strong ito. Kaya ito po ang kanilang pahayag mga kaibigan. Babasahin ko yung pahayag kasi baka sabihin na naman itong mga dilawan ay fake news itong sinasabi natin. Eh, alam naman natin itong mga dilawan, ito yung mga mahiling magpakalat ng fake news eh. Diba? Sabi nga ni Mayor Sco, napakaraming maglaro nitong mga dilawan eh. Di ba? Parang manang-mana dun sa amo nila eh. Nakala mo itong amo nila na porke babae, eh, ang feeling niya sa sarili niya ay parang siya lang ang pinakamabait, siya lang ang pinakamalinis, na napakasanto nung kanyang dating. Di ba? Parang ganun ang gusto niyang palabasin na sila lang yung tama, lahat ng kandidato mali. Grupo lang nilang magaling, grupo ng ibang kandidato hindi magagaling. So ganun ang gusto niyang ipakita sa mga Pilipino. Naakala mo kung magsalita, akala mo anghel. Pero sa totoo mga kaibigan, hindi natin alam sa likod nun, iba. Pinoportray nila itong kandidato nila ay isang anghel. Pero sa totoo, demonyo. Demonyo pala. Kasi alam niyo mga kaibigan, itong si Lenny Robredo mga kaibigan ay napakatuso. No? Kung hindi man si Lenny Robredo, yung mga tao sa paligid niya, napakatuso. Kaya nga napilitan yung tatlong presidential na lumabas eh, at mag-presscon eh, para ilabas yung ginagawang kalokohan, ang ginagawang tactics nitong si Lenny Robredo. At iba-iba po kasi, iba-iba po yung nangyaring mga take dun sa nangyaring presscon. Merong sumang-ayon, merong hindi. Pero anyway, tapos na yun eh. So, sabi nila, mas lalong lumakas si Bongbong. Sinabi nila, lumakas si Lenny. Humina si Mayor Sco. Pero hindi. O ito, mga kaibigan, itong katunayan na hindi pa po tapos ang laban. No? Kaya huwag po kayong pakasisigurado. Ito, 10 million strong na grupo. O ito po ang kanilang pahayag. Ang sabi po nila, Sunday po, April 19, 2022, memo number 014- S.2022 to all UDDS leaders and members from the President, subject support to national election candidates. This is to inform you that during the special meeting of the Board of Trustees held on April 19, 2022 at 7 p.m. via Zoom, the members of the Board of Trustees having quorum agreed on the following. As to the position of president, there are two presidential candidates who are members of UDDS, Senator Manny Pacquiao and Mayor Sco Moreno Domagoso. It is agreed that Mayor Sco Moreno Domagoso shall be the favored presidential candidate for UDDS for the reason that, ito raw yung dahilan, bakit si Sco Moreno? Mayor Sco Domagoso is the only presidential candidate who sought support from UDDS by visiting the UDDS office and personally met the members of the Board of Trustees and regional members and officers. As to the position of the Vice President, Dr. Willyong is the only VP candidate who is a member of UDDS. In this case, Dr. Willyong is our favored candidate for the Vice President. As to the position of senators, Mayor Herbert Bautista and Congressman Rodante Marcoleta are members of UDDS. Therefore, the two candidates for senator will be favored by UDDS. Since 12 seats is required for senatorial bets, the position for senators are still open to those candidates who seek support from UDDS. As to the party list, it will be party list is favored by UDDS, other party list shall be entertained.
As to the local candidates, it shall be announced after submission by our regional leaders. For your information, strict guidance, Erinet R. Gamboa, President. So mga kaibigan, yun po ang pahayag ng United Defenders for Democracy and Sovereignty. So ito pong suporta ng grupong ito ay napakalaking boost, napakalaking tulong sa kandidatura ni Mayor Roscoe Moreno. Kaya dun sa mga nagsasabing tapos na ang laban, ako hindi pa po. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.